So tinitingnan lagi namin yung oras. Ah, kaya mayroon kaming pilo na ganyan, Rolex. Ngayon sa discarte natin sa pagluluto, mga kalakay, ay siyempre yung tangke natin ng LPG, yan yung tangke natin. Kailangan ay meron tayong isang nakalaan dito na ipapalit pag sakaling naubos yung nakasalang na LPG natin. Ayan. Hindi tayong yung tumatakbo pa doon sa bilihan ng LPG dahil meron na tayong nakalaan dito na ipapalit. Ayan. Kailangan yung diskarte ang kailangan dito, mabilis at yung maagap. Kaya meron tayong extra na LPG rito. So, nandito yung ating breeding mix. Kanina ay puno ito. So, mga 12 kilos ito. Kanina, na 12 kilos ito. Nakalahati na. Marami na tayong naluto. So, maghapon na ating gagamitin itong breeding mix na ito. So ito naman yung ating lalagyan ng chicken natin. Ayan. Merong ice. Oh, meron tayong strainer dito. Lalagyan. So nakabilang na po yan. Nakasupot-supot na po yan. Ayan. Ito yung isang supot 20 piraso. Merong puro wings at merong ibang mga parte. Saka bukod-bukod. Kaya pagka lumalabas yung ating mga vendors ay alam na natin kung ilang piraso yung kanilang dala, mga kalakay. Yan. So kailangan ay nakalista. Nakalista lahat ng mga manok na kanilang kukunin. Ngayon mga kalakay, bago tayo magtapos ay isa pang tips ang aking maibabahagi sa ating pagtitinda, no? Dahil tayo kung marami tayong pwesto at may kanya-kanya talagang tagatinda, no? Ang diskarte namin dyan ay kung saan nakapwesto yung isang tindero natin ay doon lang siya kasi kung minsan kung magkahalo-halo sila ng pwesto ay hindi nila alam yung diskarte ng kanilang pwesto. Kaya kung minsan ay maraming natitira sa mga paninda nila dahil yung pinuntahan nilang pwesto ay hindi nila kabisado. Kaya sa amin ay kung saan nakapwesto yung isang tindero namin, yung isang vendor namin ay doon lang siya. Maliban na lang kung kinakailangang ilipat dahil nag-day off yung isa. So ganun lang yung diskarte. Dahil sa isang pwesto ay kanya-kanya ng kung gaano kalakas. Hindi pari-parihas ang mga pwesto kung gaano kalakas o gaano kahina. Ang nakakaalam lang dyan, yung araw-araw na nagtitinda. Yung araw-araw na nakapwesto doon sa pwesto. So, yun ang diskarte namin. Maiwasan yung mga maraming matitira at maiwasan din yung manghihina yung pwesto kung hindi babagay yung mga nagtitinda, no, mga kalakay.
kagaya nito, oh. So, marami na kaming naluto. So, titignan namin yung oras. Ayan. At kung kinakailang huminto ng pagluluto ay hihinto na kami. So, tinitignan lagi namin yung oras. Ah, kaya mayroon kaming pilo na ganyan, Rolex. Hindi naman Rolex. Baka Lorex. Yan, yan. Kaya mayroon tayong mga relo na ganyan. Ay, tinitignan natin yung oras. Kung kinakailangan mag-stop na tayo ng pagluluto, ay mag-i-stop. Para maiwasan yung matitira na mga leftover. O ganyan, no? Ang dami na namin naluto, mga kalagay. So hopefully ay mamaya ay mauubos din to, mga kalagay. Yan. So, meron pang niluluto to. So yan na po, mga kalagay, yung aming maibabahagi ngayon. At sana ay nakapulutan natin ng isang idea tungkol sa ating pagninegosyo. Alam namin na maraming sumusubaybay dyan na mga kaibigan nating mga nagpa-fried chicken. Marahil ay meron din silang napupulot na idea, at marahil meron din mga mas magagaling dyan na nagninegosyo ng ganito. Kaya pwede nyong i-comment kung ano ang mas the best na gagawin natin at idea tungkol sa ating pagninegosyo para lumakas ang ating benta. At tayong lahat ay magiging mayaman. Joke. Para tayong lahat ay kumita, mga kalakay. So yan po ang aming na-share ngayon. Sana ay lagi kayong sumusuporta sa Kalpo TV. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa lahat. Bye bye. Ah, sige, bilis-bilisan din niyo, ha. Malagyan lahat mga puno ng mais natin para mabilis na lumaki. Hindi tayo malugi. Kailangan magbunga yan, ha. Kailangan magbunga ng pakwan. Mais pala. Yan. Ah, bilis-bilisan para mamaya magmerienda na. Nagtanap na baking bagay. Yung isa, oh.